Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general wording for collective, your energy at this time. The child, the mother, so maaaring maging magulang ka na, magkakaanak ka, or gusto mong magkaroon na ng anak. Your, kung wala ka pang anak, maaaring gusto mong pang magkaanak, or else may possibility na magkaanak ka, or kung wala ka pang anak, you're ready to become a mother. Lalo kung babae ka, no? Kung lalaki ka, ready ka na to become a father. Na ready, kung babae ka, ready ka na mabuntis. Ready ka na magkaanak kasi ano? Meron kang ano, para bang magiging hero, protector mo, na magiging tatay na magiging anak mo. Mother and father. Na siya yung poprotekta sa inyo. Kasi ibig sabihin, magkakaroon ka na ng partner kung wala ka pang partner. Or kung meron kang person, ready na siya magpaka hero sa inyo na magiging anak ninyo. Ready siyang protektahan kayo, depensahan kayo, ay yung hero nyo siya, no? Na magiging anak ninyo. Sino yung magiging asawa mo kung wala ka pang asawa? Sino yan? Pero kung may asawa ka na, yan na yun. Malamang. Masculine and feminine, it's your counterpart. Masculine and feminine, it's your counterpart na balance na opposite kayo. Opposite, kasi feminine and masculine, magkaiba. Perfect match. It's your masculine, ikaw ang feminine, kung babae ka. Matapang to. Brave. Kasi siya yung magiging hero mo eh. Na magiging anak ninyo. Siya ang protector nyo. Diba? Ganun pag hero, parang siya yung magdidepensa sa inyo. Siya yung magpoprotekta sa inyo. Yan ang hero eh. Pag nasalanganin kayo ng magiging anak ninyo, ay gagawin niyang lahat. Masave lang kayo na huwag kayong mapahama. Oh. Ano ang energy ng person na yan? Na magkakaanak kayo, na ready na siya na maging tatay, na maging magulang, na maging anak ninyo, na ready na siya maging asawa mo. Lovers, it's lovers and the world in reverse. Siguro nasama lang to, masali pa ba itong Queen of Pentacles na yan? Tingnan natin na. Hindi. Hindi ako sali. Sama lang yan. Ito separate ko si ito eh. Kapanuha ko na. May hindi natapos sa inyo ng person na ito. Maring lover mo siya. May hindi nag-end na cycle ah. O naging lover mo. Pwede past person mo o present person mo. Or new person, na soulmate mo, ganon. Or maybe it's your current lover. It's your lover. Merong soul connection sa inyo. You may deep soul connection sa inyo. Your connection is divinely guided. Kasi you're supposed to have a child. Magkakaroon talaga kayo ng anak. Oh. Yan ang mapapangasawa mo. High Priestess. What's with the High Priestess here? Seven of Swords.
Ay, tinatry nitong high priestess na i-block yung connection ninyo ng person mo, na tinatry niyang gawa ng scheme, deceit. This is very selfish yung high priestess na to. So yan ang nagre-restrict, ang pumipigil nun itong high priestess na to. Tinatry niya ang harangan, hindi lang tinatry, naharangan niya. Tuwang-tuwa ba yan kasi naharangan yung connection ninyo? Oo, tuwang-tuwa siya kasi parang in control siya, parang pinaglalaruan yung connection niyo. Parang powerful ba siya ba? Parang pinaglalaruan niya lang kayo, parang para kayong bola na pinaglalaruan niya. Ganun nasa control niya. Yung ganun, nakukontrol niya ang connection ninyo. Pero don't worry. And hindi magtatagumpay ang mga ganyan. Na, ano pa? Ano ba yung high priestess na yan? Kapitbahay mo lang ba yan? Tingnan natin ha. Hindi. Hindi mo kapitbahay yan. Malayo ba yan sa inyo yung high priestess na yan? Malayo yan siya. And mukhang very proud na may strength siya. Meron siyang inner strength na nakukontrol niya yung connection ninyo ng person mo. Parang siya may control. Parang hawak niya ang inyong kapalaran. Yun ang tingin niya. Hawak niya inyong kapalaran ng person mo. Tama. Kung kaya nagaantay kayo, nagaantayan ng person mo, kasi nirestrict niya, pinipigilan niya. Makapang-restrict pa ba yan sa connection ninyo? Tingnan nga natin. Oo, makapang-restrict pa daw yan siya. May psychic abilities ba ba yan? Or spiritual powers? Kasi may psychic abilities daw yan eh. Meron pa ba yan? Psychic abilities or spiritual powers? Kasi abusado eh. Meron daw siyang psychic abilities or spiritual powers. Yun ang magagamit niya against sa inyo. Para kayong pinaglalaruan, kinokontrol niyan. Ano naman ang wish mong magagrant? Ang magkaroon ng new beginning. Ayan o, na mag-i-emperor na yung energy ng person mo, na he will stand firm, na strong na siya, na hindi na siya nakokontrol nitong high priestess na yan. Oh. Na sa ganun ay magkaroon na ng new beginning sa inyo, panimula, at hindi na siya magmatigas, hindi na siya maging cold, hindi na siya maging unemotional sa'yo. Ano pa? Just take it as challenges yung ginagawa sa inyo ng high priestess na yan. Hindi naman magtatagal yan. Lahat ng masasama, hindi naman tatagal yung kanilang pang-harm. May katapusan yan at may kaparusan yan sa mga ganyan. Ano naman ang darating sa'yo? Ay, mukhang ano to guys, yung person mo na yan, reunion to guys, ang darating sa'yo. Pwedeng past person mo yan na hindi na nag-invest sa'yo dahil kinontrol nito, pinigilan nga ng high priestess kasi hindi na nag-invest yan sa'yo eh. Natigil. Pero magkakaroon ng reunion sa inyong dalawa. Kasi upright ba yan? Six of swords. In reverse.
Okay. Kasi, babalik na siya. Nanghinayang kasi ito eh. Maging positive na din yan. Mapipigilan pa ba na high priestess na yan, yung person mo na yan? Pero magiging emperor na yan, oh. O, mapipigilan pa daw niya yan. Kung hindi strong yung person mo. Pero pag emperor na yung energy ng person mo, pag naging strong siya, talagang may willpower siya na magsama kayo, na magkatuluyan kayo, then you will be together. Pero mukhang divinely connected, divinely guided pala yung inyong connection kasi, ayun o, instead na maging mahina yung person mo, magiging strong na yan, magiging matapang. Siya nga yung magiging hero ninyo na magiging anak ninyo eh. Ready ka na maging nanay kung wala ka pang anak, babae ka. Ready na din siya maging tatay. Gaano ka ready maging tatay itong person mo sa maging anak ninyo? Knight of Cups. What else? Upright ba ito? Yeah. Ready na siyang mag-offer ng a cup of love sa'yo. Kaso lang may nag-restrict, may pumipigil. Baka dati pa yan, handa nang mag-offer sa'yo, may pumipigil lang. Kung kayo hindi nag-invest, baka na ito yung pag-invest niya sa'yo, yung pag-effort niya sa'yo. Ready na siyang mag-asawa. Ready na siyang mag-propose sa'yo para mapangasawa ka. Bakit gustong-gusto niya nang magkaanak kayo? Gustong-gusto niya nang bumuo ng pamilya with you? Uy! Na pala rin siya, na swertihin siya, na magsama na kayo, na makabuo na kayo ng pamilya nyo, na mapangasawa ka. Kasi, yan ang goal niya eh. Dahil mahal ka niya. Dahil emosyonal siya sa'yo. Pagdating siya, sensitive siya, importante ka sa kanya. Willing siya mag-effort, kaso lang continuously, ah, no? Talagang willing siya mag-put ng hard work para, o willing siya magtrabaho na magtrabaho just to support you and your child, yung buuin ninyong pamilya. Basta mag-effort yan siya, willing siya mag-effort talaga continuously. Kaso lang may nag-restrict nga kasi. Pero wala yan kasi mukhang ready na kayong dalawa. Wala yan, magagawa yan. Parang, parang ano, parang baliw lang yung high priestess na yan eh. Parang baliw. Baliw ba yung high priestess na yan? Bakit kayong dalawa ang pinakikialaman yan? Baliw pala yan siya. Kasi kayong dalawa, oh, mga injustice yung ginagawa niyo. Parang frustrated sa buhay yung high priestess na yan. At yung buhay ng iba, ang gusto niyang pigilan, yung gusto niyang kontrolin, o pangialaman. Bakit type niya yung person mo? Hindi naman. Ba't gusto niyang mapangasawa yung person mo? Ah, gusto niyang mapangasawa dahil sa mapera? Kilala ba ng person mo yung high priestess na yan? Hindi. Hindi siya kilala. Kaya pala, parang baliw. O baliw nga daw. Kasi nga kahit hindi kilala, ay nag-ilusyon na. Yung parang may mga ganyan na. O, may ganyan talaga, pero madalang lang. Na yung kahit na hindi siya kilala, kahit na hindi pa nga nakita yung picture niya, basta may ganyan talaga guys, meron akong nalaman na ganyan. May ganyan pala, kasi nga, baliw nga. May ganyan kasi, para bang may, so frustrated sa buhay. Eh, kung maiksi yung pasensya mo, eh, mairita ka din pag mag, lalo na kung person mo ang, gusto niya agawin, hindi nga kilala ng person, mainis ka talaga na, eh, hindi nga kilala ng person ko to, mapaganon ka na lang. Gusto niya agawin yung person ko, mapaganon ka na lang.
Parang, ay, ewan. Basta, kung na-experience niya yung mga ganyan, no? May mga ganyan kasi, bagay niyan eh, magpagaling, mag-heal. Mga ganyan. Kulang sa healing, magpagaling siya. So, kasi baliw daw. Kailangan magpagaling, no? Ganun naman talaga ang dapat yan, ang solusyon dyan eh. Sa mga nagka-problema. Kasi mag-inflict parang harm sa iba. Tingnan nyo, yung connection nyo. Pinapakailaman niya, gusto niyo hadlangan, gusto niyo ano. Ano naman ang next na mangyayari? Mga possible na next na mangyayari sa inyo ng person. Tatapos na yung problema nyo. Yung stressful na situation. Recover na din kayo sa wakas. Sa mapinagagawa na high priestess na yan. Nakakaroon na yung beginning sa inyong dalawa. Rebirth. There's movement, there's action. Ano bang gusto sabihin sa inyong person mo? General reading po ito kayo sa... Hindi po ito makaka-resonate sa lahat. Ten of Cups. Gusto niyo mapangasawa ka. King of Cups, mahal ka niya kahit na hindi man natuloy o na-fail man yung plano niyang puntahan ka. Naging emotional siya, mas lalong lumalim yung pagmamahal niya sa iyo, mas lalo siya na deeply in love sa iyo dahil sa mga failures sa pinagdaanan niyo, dahil sa nag-fail yung plano niyang puntahan ka o lalo may distance sa inyo, i-pursue ka at that time, pero gusto ka niya mapangasawa, ikaw talaga gusto niya mapangasawa. Para bang nag-suffer talaga siya, parang feeling na abandoned, na left out, na cold, ganun by you. Lalaban doon talaga siya, ipaglalaban kanya para mawala na yung mga demonyo na umaharang sa inyo. So ayan, ito na lamang for collective reading. Sa mga baguhan, well, let's see kung anong nagustuhan sa'yo ng person mo, anong personality mo, anong nagustuhan ng person mo o pagkatao mo. You are strong sa kabila ng mga at matalino ka, logical, may inner strength ka, tangka ka, kasi you know, nakabuka ang bunganga. Matapang ka na magsabi ng kung ano yung sa loobin mo, sa kalooban mo. And madami pa. Ano pa? Dahil you are strong. May inner strength ka. Strong, may authority ka. Hindi mo hinahayaan yung iba na kontrolin yung isip mo, yung buhay mo. And nagawa mo na upright ba to? Nagawa mo na malagpasan yung mga blockage, yung mga humaharang. Nagawa mo sumibol sa yung katulad na itong wand na to, no? Na parang sumibol na kahit may mga nakatakip na mga flowers, ganyan. Ayan o. Nagawa mong malagpasan yung mga challenges kasi may bundok pati. Ayan. You're confident. That's why gusto niya makipag-reunite sa'yo. Okay, nanghinayang siya sa'yo. Stable ka. Sa kabila ng mga pinagdaanan mo, mayroong mga instability, I suppose, ay unstable ka. Ay nagawa mo stable ka pa rin and confident ka. Mas lalo kang naging matatag. Naging self-assured. Naging self-assured ka. And natural yung confidence mo. Hindi ka nagpipretend. So, ayan. Ito na lamang, guys, for collective reading sa mga baguhan dito sa aking channel. Please do subscribe. At upunin niyo kalimutang i-click ang bell button na sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos niya upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga naka-resonate sa reading nito.